Good morning mga kasuki, maaga pa lang ay pinabili ko na ang aking asawa. Narinig ko na nga pala yung motor ng aking asawa kaya lumabas na nga rin ako. Pinabili ko nga rito sa kulang sa tindahan at pangulam nga rin namin. At bukod nga ron ay pinabili ko nga rin siya ng ingredient pang biko. Nakakatikim kasi kami ng biko kaya ngayong araw na ito ay magluluto nga ako. Ito nga ang aming pusa, isa nga rin siya sa nag-aabang. Ang akala niya ay may isda na bibilin para sa kanya. Pabili na nga rin ako ng mantika para meron nga kami maibenta. Nga rin ito sa mga importante sa ating mga mami mili. Dahil nga nakakatikim kami ng biko ay magluluto ako ngayon. Pinabili ko nga ang aking asawa ng gata at malagkit. Hindi ko na nga pala pinabili ng brown sugar ang aking asawa dahil meron pa nga dito. Ito pala ang bigas o malagkit na aking pinabili, bale 1 kilo nga pala ito. At heto naman ang gata. Bumili na nga rin ng hipon na ulam ang aking asawa. At para nga ito sa aming pananghalian. Bumili na nga rin siya ng alukbate. Mamaya ko nga muna lulutuin ang aming ulam. Una ko muna ng lulutuin ang bigas na malagkit. 1 kilo nga pala ang binili ng aking asawa pero kalahati lamang ang aking lulutuin dito. Ko nga muna itong hugasan para nga makapagluto na tayo. Mahilig nga kami magmerienda kaya naisipan ko nga magluto ng kakaning biko. Nakita nga rin dito ang sangkap na inihanda ko tulad nga ng malagkit na bigas, niyog at asukal. At ang mahugasan ko na nga ay dito ko naman ito iluluto sa rice cooker. At ang next naman ay niready ko na nga ang malaking kawali. Niready ko na nga nilagay ang gata dito. Kuluan ko nga lamang ito at pwede ko na nga ilagay ang asukal. Tayo mga Pilipino ay mahilig nga talaga sa iba't ibang variety ng pagkain. Hindi nga natin makakalimutan hanapin ang mga pagkain kung saan para sa atin ay comfortable tayo sa ating panlasa. At di nga rin nagtagal ay kailangan na natin ilagay ang brown sugar. Kut nga sa puto na amin niluluto, isa nga rin ito sa aking paboritong merienda. Ang biko nga with latik. Ito nga ay traditional na kakaning Pinoy na talaga namang napakasarap lalo na pinalasa ng gata ng niyog. Oras na nga para ilagay natin ang sinaing nga nating bigas na malagkit. Biko nga ay may krema ang kakanin mula sa pagkakaluto ng malagkit na bigas sa gata. Ito nga ay lalong pinapa-espesyal na latik na pinapatong nga dito. Kailangan natin itong halu-haluin. Biko nga ay isa nga rin ito sa makikita sa mga handaan. O di kaya ay pang pamirienda katulad nga ng mga ganito. Napakasarap nga ng biko lalo nga pag mainit ito. Sarap nga na pang merienda na special na pang himagas. Ito nga ay biko sa latik, malinamnam at talaga makakarami nga ng kain habang humihigop nga tayo ng kape. Pagkatapos ko naman magluto rito ay magluto naman tayo ng latik. Ito kasi yung pagkatapping natin sa biko. Ayan at di nga nagtagal ay kailangan na natin isalin sa lagayan. Bali dito ko nga nilagay sa maliit na lagayan na niluto ko nga ang biko. Ilagay ko na nga rito para ang next naman natin lulutuin ay pagluto nga ng latik. At yung iba nga na nagluluto nga ng biko ay nilalagyan nga nila ng langka. Pero hindi ko pa nga natatry ang mga ganon. Sana nga sa sunod na pagluto ko ay matry ko na nga na malagyan ito ng langka. Kalalong pag nilagyan nga natin ito ng langka ay lalo pa nga itong sumarap. Ito nga at malapit na nga matapos ilagay sa lagayan. Napakasarap nga ng biko lalo na at mainit-init pa nga ito. Ito nga at nailagay na nga natin ang lahat. Ang susunod naman natin lulutuin ay ang latik. Ito nga ay gagawin natin pantapping sa nilong nga ako ng maliit na kawali para ilagay na nga ang gata. Luhaluin nga natin ito hanggang magbuo-buo ang gata. Hanggang ito nga ay maging golden brown. After na nga ng ilang minuto, meron na nga tayong buo-buo na makikita. At hinayaan ko na nga ang kumulo ito ng kumulo hanggang ganito na nga ang kulay niya naging golden brown. Palutungin nga natin ito, napakasarap talaga pag malutong ito. At di nga rin nagtagal ay kailangan natin ipaibabaw sa biko. Napakasarap talaga ng biko. Naalala ko pa nga nung nagluluto ang aking nanay ay naguuna-unahan kami sa latik. Baka nga maubusan kami sapagkat napakasarap nga ng latik. Napakasarap nga itong papakin. Ang biko nga ay matamis na kakaning gawa nga sa malakit na bigas at gata. Sapagkat ang ito ay naluto na nga at kumakain na nga kami ng aking asawa. Napakasarap nga itong pampamerienda. Ito nga ay napaka-espesyal na panghimagas. Malilamnam nga ito at mapaparami ka nga ng kain. At habang tayo nga ay sabay na humihigop nga ng kape. At sa mga mahihilig sa biko, try nyo pong magluto ng biko. Napakasarap nga ito, lalo na pag may langka. At hanggang dito na lamang po, salamat po.